So, kumusta kayo mga ka-Jersey, no? Tagal natin di nakapag-vlog. Yung mga tutorial natin, medyo hintay-hintay lang kayo. Pero, nag-decide na rin ako na pakainit dito. So, nag-decide na rin ako mag-vlog kung ano yung nangyayari sa business. So, for now, ang totoong nangyayari ngayon is sa... tayong karapatang magreklamo kasi trabaho tayo. Although pa isa-isa yung gawa natin, nakakabuhay naman to. Ayoko na magsinungaling sa inyo, pero wala tayong masyadong trabaho. Kailangan ko rin yun ng mga bagong mga kasama sa trabaho kasi mahirap talagang magtrabaho ng mag-isa. So yung iba dyan, kung pasensya na kung may nagpapagawa sa akin, hindi ko muna tinatanggap o hindi ko muna nire-replyan. So siguro sana maintindihan nyo na medyo nag-iisa kasi ako ngayon eh. So habang ngayon may pandemic, if ever meron tayong makuhang tao, kaya lang medyo pihigan din kasi ako sa tao. Kailangan gusto ko rin quality yung trabaho. Kung meron din kayong alam na pwede mong natin sa mga gandong klase ng trabaho, pwede naman. Kaya lang, kaunti-unti lang muna tayo. So ngayon, ako muna gumagawa nito. Back to square one tayo mga ka-Josie. So, dahil sa pandemic, maraming nangyari. Talagang lumipat kami ng bahay, may mga gamit kami na nabenta. So, may mga tauhan kami na nawala. So, mahirap pero kailangan namin magderecho. No? Lalo na ako, kailangan ko magderecho kasi dami tayong bayar. So, kung nakikita nyo itong lugar na to, medyo... hindi siya mukhang compared dun sa dati naming pwesto, dati naming tinirhan. Ito nga palang ginagamit kong makina is pang-embroid to. Ito rin yung ginagamit namin pang-stitch ng mga letters. And so, kumbalak nyo mag-cut out ng jersey. Merong nabibiling ganito, kaya lang ewan ko kung meron pa nito kasi medyo matanda na rin itong makinang to, pero running condition pa ito. Tsaka ako nag-aalaga nito eh. Siyempre, maraming mga jersey collector o mga papagawa rin na gusto yung may pagka old fashion pa rin yung klase ng jersey nila. So hindi namin talaga binibenta to, talagang inaalagaan ko pa rin. Talagang maganda naman performance nito. Although yung mga parts dito, nakikita nyo yan, medyo yan, medyo naka-tape na lang. Dito rin ako nag-i-embroid ng manual. Ito, tingnan nyo. Diba? Ganun kakonte yung trabaho natin ngayon. At the point na tinatanggap na natin yung mga gandong klase ng jersey. Kaya lang meron talagang iba na ano eh. Meron mga nagpapagawa na, alam mo yung mga super atat na gusto makuha yung jersey nila. So binibigyan ko sila ng time frame ngayon, yung mga nagpapagawa na 2 to 3 weeks hanggang 1 month. Kasi talagang kung gusto nila ng
medyo quality na jersey, no? Hintay-hintay lang. Yung oras kasi isa talagang kailangan kong budgetin yung oras eh. So ngayon ito tinatapos ko at kailangan kong ma-deliver. Hanggat maaari gusto ko matapos lahat ng jersey. Pero kailangan ko rin mag-vlog. So ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. So yung isang araw may delivery din ako na DHL. So hindi ako makapag Facebook, hindi ako mga messenger kasi lagi ako nasa labas. So marami tayong marami na bago ngayon mga ka-jersey. Back to zero tayo mga ka-jersey. So ngayon mga ka-jersey, itong lugar na to, dito ulit tayo magsisimula. So kung nagsisimula ka ng sportswear, kasama mo ako. Oh yeah. Kasi back to zero ulit tayo. Although yung mga knowledge na alam natin is nandun na. Kaya lang yung ekonomiya kasi natin medyo hirap tayo eh. Hirap tayong makakuha ng mga malalaking kliyente ngayon. Especially yung mga events, mga sports events, yung mga company outing, lahat. Lahat ng halos na lalo na yung school. Kaya wala na kaming school na. Yun yung mother ko, nasa Lucena na sila. So, dun din ulit sila mag-start. Kaya lang, may bahay na sila dun. Ako, umulupa pa rin ako. So, gusto ko lang mag-i-honest sa inyo. So, na-realize ko parang every jersey na ginagawa ko is meron din naman ang konting story, meron din konting detalye na di alam ng iba. Basta bumibili lang sila ng jersey. Di nila alam na meron ding value yung mga ginagawa natin. Katulad ko na o katulad namin na nagtatahi din ng ganito. So yung iba kasi nakikita ko sa mga Facebook, medyo hindi ganun kahalaga ang tingin sa amin. Pero para sa akin, isa kasi itong profession na isa rin na pinili kong profession. O ngayon, hanggang ngayon sabi nga meron nagsasabi sa akin, bakit di pa ako mag-apply? Kasi meron naman tayong mga qualities naman tayo na pwede talagang ipag-apply. Kaya lang sabi ko, gusto ko kasing gusto ko ipakita rin na meron akong magagawa sa gusto kong paraan. So ito yung gusto kong paraan at ito yung kaya kong gawin. So ngayon may ginagawa tayong jersey. Pakita ko sa inyo yung mamaya yung detalye. At least meron tayong konting-konting jersey kaysa naman di tayo nakakapag-upload. So ayun mga ka-jersey. Ito na yung nagawa nating jersey. Bale, tatlo lang naman yung ginawa natin. Ito lang yung pakita ko sa inyo. Flex ko lang. Stick around mga ka-jersey. Kung bago kayo sa channel na to, paki-subscribe lamang po dyan sa baba. At kung nagsisimula ka pa lang ng gandong negosyo, sama-sama tayong umangat. Paki-like na rin po yung video nito. Ingat kayo.